Okay guys, gagawa tayo ng DVD. So ang problema nito guys is wala siyang power. So bago yan, isaksak muna natin, i-test muna natin guys. So makikita nyo guys, 237 yung volts ng ating outlet DC. And po indicating lang naman guys na may kuryente yung outlet natin. And then power on. So hindi lang masyadong kita sa camera guys. So nung nagawa ko to, malabo yung display niya. Okay guys, buksan na natin siya. Okay guys, natanggal ko na yung mga tornilyo and mabuksan na natin siya. Okay guys, bago yun, mag step by step tayo. So i-check muna natin tong plug at yung switch. So maaring sa dalawang to is sira. And bago yun guys, paalala lang. So kung magre-repair tayo ng mga ganitong may high voltage, so mag-ingat-ingat lang tayo. Okay, i-check ko muna tong plug. So digital tester ang gamit natin guys, continuity. And pwede rin yung analog. So yun guys, okay naman tong plug. And proceed tayo dun sa switch. So ayan guys, meron siyang resistance pag inon. So 354 ohms ata to. So sira na rin tong switch guys, palitan natin. Pero guys, kung gagamitin pa to, okay naman, kaso lang nagkakaroon siya ng resistance. So mas maganda palitan na natin siya. Hanap muna ako ng pamalit guys. Ito yung pampalit nating switch guys. So bago yun, i-test muna natin kung gumagana ba to. So ayan guys, okay naman tong pampalit natin na switch. So ilalagay ko muna siya. And i-on na natin. And then testingin natin siya ulit guys kung magkaka-power na siya. So ayan guys, katulad ng una, wala pa rin siyang power. So pipindutin ko tong open guys para malaman nyo kung nawala nga talaga siyang power, yung open button. So kasi guys, nung napa-under ko to, ulitin ko lang. So malabo yung display kaya di masyadong kita sa camera. Okay guys, mag-proceed na tayo dito sa power supply, mag-troubleshoot na tayo. Itatabi muna natin tong DVD guys. So yun guys, ang una natin gagawin, ikakalibrate natin tong tester sa DC guys. I-test natin tong capacitor, baka may pondo. Ayan guys, wala nang pondo yung capacitor. So proceed na tayo mag troubleshooting. So i-test natin din tong TL431 guys. So nak-trouble na ako ng ganito dati. So parang parehas lang sila ng sira. Okay, bago natin i-check yung TL431, so check muna natin itong fuse, baka sumabog yung fuse. So yan, okay naman yung fuse guys. Isosolder ko lang tong primary side guys, so may mga nakikita akong cold solder. And guys, natapos na natin siyang solder. So lilinisan ko lang siya ng lacquer thinner.
Okay guys, proceed na tayo dun sa main video talaga sa kung paano i-test yung TL431 guys. So ito yung mga pin configuration niya. And then ganito kasi yung setup guys. So ito yung bad na TL431 and ito yung good. So kung nasabi kong bad yung isa guys, kasi na-check ko na, hindi ko lang napikita sa video. And i-compare natin ngayon siya dito guys, dito sa good na TL431. So naka time is 1K tayo and tignan nyo lang yung pagkakaiba nila sa resistance guys. And guys, kung mapapansin nyo, meron silang kaunting pagkakaibang resistance. So nandito guys yung sinasabi kong pagkakaiba nila. So pansinin nyo yung tester guys. And then naglagay din ako ng arrow. So yun yung marking natin na kung saan tatama yung pointer nung sira guys at yung good na TL431. And guys, dito tatama yung bad na TL431. So nakamark niya siya ng arrow. And then dito yung tatama naman yung good na TL431 guys. So pansinin nyo yung resistance nila, medyo malayo. So yan guys, sana natutunan nyo kung paano mag-check ng TL431. So kahit ako hanggang ngayon di ko makabisado guys. So yan na lang gawin yung step na pag-check ng TL431. So mag-kumuha kayo ng good na TL431, i-compare nyo na lang. Okay guys, ilalagay na natin yung good na TL431 and then i-check natin itong power supply. So yun guys, i-assemble ko muna siya and i-test natin mamaya. Ayan guys, nailagay ko na siya. And itest na natin tong DVD. So yun guys, mga hindi pa nakakapanood ng mga previous video na in-upload ko. So nandiyan na sa link sa description guys, tingnan nyo na lang. So ito yung sinasabi ko guys, malabo lang yung display pero kita ba? Okay guys, patutunugin natin. Magpa-play tayo ng CD. Okay guys, kung nagustuhan mo itong video, so pag-like and subscribe. At hanggang dito muna yung video guys. Hanggang sa muli.